Makakausap po natin si Mariel Malaca. Ito po yung anak ni Ma'am Maribel Malaca. Si Ma'am Maribel po ay nagpapastol ng Kalabaw sa Bukid. At habang siya po ay nagpapastol ng Kalabaw sa Bukid, iba naman daw po ang pinapastol ni tatay. Oh. Ang nangyari, naaktuhan ni nanay si tatay na halos sumutubad na kasama ang isang chick. Ayun, opya mani popcorn, wag pakita. Oh, nabulaga. Nako po, yari to si tatay. Si tatay daw, sa sobrang lupaypay, hindi na makapagdepensa ng sarili kung bakit nandoon siya sa mga oras na yon sa kama na may kasamang iba. Ah, okay. Ma'am Mariel, good morning. Good morning, Sir Rapi. At Ma'am Maribel. So, buti po naaktuhan nyo para hindi na siya makapag-deny. Meron ho ba kayong duda noon pa, Ma'am Maribel o Ma'am Mariel? Yan po, matagal na. Matagal na? Opo. Okay. Pupagin sinatanong ko. Sabi-sabi po na wala naman po daw siyang ginagawa. Nakikipag-inuman lang. Nakikipag-inuman lang daw siya doon kay girl? Lagi po silang kainin. Lagi po siya nagiinuman? Opo. Okay. So alam niyo na po pala noon na palagi silang sasama nitong si Marivic. Kaya lang sinasabi, inuman lang daw. Sabi po nila, hindi daw po ito po. Chismis lang. Sabi ko naman po, kung walang nakikita matismis, kung walang nakikismis. Tama nga naman. Kung walang usok, walang apoy. So, ibig sabihin, may pinanggalingan yung chismis. Kaya ang ginawa nyo, niready yung camera at sinimpuan nyo. Meron ho bang nakapagtimbre sa inyo na sa mga oras na yon magkasama si tate at saka si Marivic? Yung po, nung mahuli ko, ang sa video, ay umalis po yung sa amin ng gabi. Sabi daw po kayo may pupuntahan. Oh. Ngayon po, inihatid yung kumpari niya. May dala-dala nga po siya manok. Okay. Hindi po siya umuwi. Hindi po siya umuwi. Oh. Sabi ko, bakit kaya ako na iyon? Hindi, ako po ay bumaba. Alas 4. Nung madaling araw. Apo. Tinitinak ko po yung motor namin. Punado doon sa train. May paradahan po doon. Eh, wala po doon. Hindi ako po umakyat. Ngayon po, pag-akyat po, natutunan ko yung motor namin. Okay. Kung kumakaw, tinutulugan nilang kwarto, ay yung tabi lang po. Kortina ang haray, kawayan po ba? Kortina? Doon. So paghawi mo sa kortina, yan na yung bumalaga? No po, yun po nakita ko. Nakita ko nga po yung ubod-ubod. Ako po. Eh, dilim po. Eh, inaaninaw ko nga po kung yung asawa ko, yun pala po yung babae. Okay, yung asawa ko, yung ba din po. May yun po hari niya, may taklob lang na pistawin. Kaya ako po, dali-dali pumunta sa bahay at ako kumuha ng cellphone. Okay. Unang po, hindi po siya doon marunong sa cellphone at pinano ko lang doon sa anak ko. Ate ko lang, nung makita mo na ubod-tubad, may pagkakataon pa sana siyang tumakbo at magbis. Tulog nga po sila. Ah, tulog. So, bumunta ka ng bahay, kumuha ka ng cellphone, kaya mo nabulaga. Ayun. Okay. Sige, sandali lang. Nasa rin yung telepono si Ariel Malaca, si tatay. Sir Ariel, tay. Sabi pa naman netizen, huli ka balbon. Tay, pakipaliwanag lang po yung sinasabi ni nanay na huli ka sa akto kasama si Marivic. Tay. Sir, kasama ba kayo si Marivic, sir? Ayaw magsalita ni tatay. Nay, kasal ba kayo ni tatay? Opo. Ay, pakulong na lang natin. Okay ba sa'yo? Kasuhan natin para makulong? Opo. Okay. Ariel, kung hindi ka sasagot, okay lang. Pakukulong ka na namin. Sasampang ka ng kaso. Okay sa'yo, Ariel? Tawag mo si Attorney Garrett para kumusulta tayo. Nagkikinig siya. Baka sabihin niya, nagbibiro tayo. Nang sa gayon, malaman ni Ariel kung ano yung nakasaad sa batas. Base doon sa ebidensyang hawak ni nanay na kung saan nabulaga itong si tatay, hubot-hubad, kasama si Marivic, yung kapitbahay na kabit. Okay? So, nay. Opo. Anong naging tugon ni tatay nung mabulaga mo na nga siya? Nakita ko nga, hinimas-himas pa niyang likod ni Marivic. Bakit daw siya hindi ko ginising? Bakit ko kayo gigising? Hindi kayo natutulog. E di ginigising po niya yung kabit niya na nabibiguhan ko siya. O ano sabi niya? Hindi siya nagpalusot na kasi huling-huli na. Ayaw po, hindi na siya nagpalusot. Nagalit siya, hindi? Ay, nagalit po ako. Hinabol niya. At yung daw pong cellphone ay ibigay ko sa kanya at delete ko nga daw po. Sabi ko naman po, ay, na-delete ko na. At ako naman hindi masyadong marunong nga po sa cellphone. Sabi ko ganyan. Okay. At yung pinipit kong pakuhaan yung cellphone, ay pinakita ko po yung cellphone ng anak kong isa. At yung nga pong cellphone ay sinago ko. Ha, magaling si nanay. So, gusto niya pa-delete. Tapos, ang pinakita mo yung isang cellphone na kunyari, eh, yung cellphone na ginamit mo na para deleted na. Pero yung talagang cellphone na ginamit mo pang video, nakatago. Why si nanay? Very good. Very smart. So, tapos nay, pagkatapos noon, kontento na siya. Ay, yun po, ano eh, sabi po niya, nung nahuli ko siya, ako po ay pinababa niya. Sabi niya, kunin ko daw po yung perang pambayad sa power show, pamputol po na kulingin.
Ngayon po, ako'y bumaba. Pagdating ko po sa bahay, wala siya. Yung bala po, pumunta ulit dun sa kabit niya. Ako po naman nung pagkano, ako po'y bumabat. Ako po'y magbabayad ng tubig. Dadaanan ko po siya doon sa bahay ng babae. Okay. Sabi ko, pagdating ka, didiyan ka na naman. Okay. Eh, nag-uusap lang daw po sila na wala na sila. Hindi na daw po sila mag-uusap. Okay. Ayun po. No? Okay. Ito po, kinakausap si Ariel. Ayan, merong kapapasok na balita. Si Ariel daw, kumaripas ng takbo, naiwan yung tsinelas. Malakas na. Tumakbo. Namahilig na makapulo. Okay, kausapin si Atty. Gareth tungkol ng CIS party list. Okay, kasal si tatay at saka si nanay. And then, nabulaga ni nanay si tatay na kasama niyang kanyang kabit. Hubot-hubad silang pareho sa kama, sa isang kubo. May kaso ba si nanay laban dito kay tatay? Yes, sir, definitely po. No? Meron po kasi tayong tinatawag na two kinds of evidence. What we call direct evidence and second is circumstantial evidence. Direct evidence, Sir Rafi, ito yung tinatawag natin na huli mong magkapatong at they were in a pumping motion. So, ibig sabihin, directly nakita mo. Meron din na tayong circumstantial evidence na kakatapos lang nila, which is our case right now. Enough na po yung circumstantial evidence, Sir Rafi, under our case law. So yung hubot-tubad silang pareho, circumstantial pa rin yun, hindi direct? So meron po case. Hindi, kasi pareho silang hubot-tubad. Circumstantial pa rin yun, unfortunately, Sir kahit Rafi. Kahit na hubot-tubad, circumstantial pa rin? Para matawag na yes, direct sir, evidence? Yes, sir. Kasi ang direct evidence, only kapag magkapatong and in the act mismo. And second, kapag matagal na silang nagkokohabit sa isang bahay, yun, that's another direct evidence. Okay. Kasi ang, yes sir. So ang sinasabi ng batas, dapat magkapatong sila at may ginagawang ganon para maikonsider na direct evidence. Pero ako yung magkatabi lang, yes, hubot-hubad, circumstantial. Anong pinagkaiba niya sa korte? Paano appreciation niya sa korte yung direct evidence versus circumstantial? Yes sir, kapag direct evidence, there is very little space for argument na ano. Once na ma-prove may authenticity nun, ibig sabihin halos swak na sa banga. Kapag circumstantial, very possible pa rin, Sir Rafi, na may conviction tayo makukuha. Although we have to tie it up with other evidence, such as lagi ko siya nakikita kasama yung babaeng yan, yung mga kapitbahay ko, nakikita na sweet sila, close sila, gano'n. Kapag meron tayo ibang gano'n, Sir Rafi, it's almost we have direct evidence na rin. Okay. Pero at the end of the day, sumatotal, pag napatunayan, pag na-convict, pareho pa rin yung years of imprisonment. Sa end of the day, yes sir, tingin ko dito sa case na to, may video pa tayo na talagang makukulong rin to. Same lang po, hahaba lang ang trial. Anong tawag sa kaso? It's concubinage, Sir Rafi, which is the act of a married man having sexual intercourse or cohabiting with another woman. Ayun, maliwanag. Concubinage. Salamat, Rene Garrett, tungkol ng AXIS. No problem. Ma'am Mariel. Hello po. Si tatay, kumaripas na ng takbo. Kanina, kausap ko lang. Ayan na, tay! Hello po. Makukulong ka raw, tay. Paano yan? Ano po pagiging kaso ko tayo makukulong? Concubinage. Ay, naroon na po ako. Ha? Sa totoo lang. Ano po? Naroon na po ako. Halimbawa, ako'y nagkamali. Pwede dinatang ka sa obligasyon sa kanila. Nangako. Okay. Tinatanggap mo yung pagkakamali mo tapos nangako ka na? Ayoko lang po'y tumatanggap ng kamali. Kaya lahat po naman kami, hindi magkaso to. Ako po'y personal ang ilang away. Ay, ako po'y sabi ni ma'am. Nakapagpipirma sa barangay, pirma sa barangay, pumapayag ka. Sandali lang. Nay, gusto mo kausapin si tatay? Hello po. Kausapin mo kasi sabi niya magpipirma na lang daw kayo sa barangay. Tinatanggap niya pagkakamali niya. Oh, hello, Ariel. Oh, ako hindi papayag na tayo magpipirmahan sa barangay dahil ako matagal mo nang niluloko. Ang tagal po nang pinagbigyan ikaw na magbago ka. Ano sabi mo sa akin? Hindi ka takot makalabos. Ang dami kong pagkakataong binigay sa iyo. Magbago ka. Akala ko naman nagbago ka na. Yung pala dalawang araw lang nadudong ka na naman. Bakit naman ganyan? Ay, ang dami ko nang binigay sa iyo. Kumali ako, pero kung kayo gusto ninyong masunod, wala akong magagawa. Sige, wala kang magagawa, sir, kasi magsasampan ng kaso itong si Mariel, tutulungan namin hanggang sa makulong ka. Kung ako sa'yo, huwag ka magmayabang, magpakumbaba ka. Hindi po, sir. Ano na po, lahat ng gagamit na nasa kanila lahat, wala po ang ginagamit na kung ano. Sabi na po, kasutak na ang madadala ko. Ariel, sir, makinig ka tay. Kung ako sa'yo, dahil kumpleto sa ebidensya naman at malaking posibilidad na makukulong ka, magmakaawa ka, amu-amuin mo si nanay, mag-sorry ka, ligawan mo ulit si nanay hanggang sa mawala yung sama ng loob niya, period. Huwag yung magpapalusot ka pa. Sige, makiusap ka ngayon, mag-sorry ka. Malalaki na po ang anak namin. May nakikiusap sa pamilya ko na kami magtulungan. Kaya po ako nalay ko sa kanila. Hindi kayo nagtutulungan eh. Si nanay nagpapastol sa bukid ng kalabaw. Ikaw, ibang pinapastol mo sa bahay. Malalaki na po sila, mga pinapaka.
Sir, kahit na malalaki ng mga anak ninyo, hindi pa rin exempted sa batas yan. Yung batas hindi pa rin magbabago sa kaso ng concubinage. Kahit na kayo po ay lolo't lola na pareho at may mga apo na kayo, at kapag ikaw ay nahuli sa ganong akto, meron pa rin kasong concubinage. Nagets mo? Alay, ang hirap mo mag-intindi. Bigyan kita ng pagkakataon, 1 minute ka usapin si nanay. Nay, magdidemanda ka ba o hindi? O magkipag-ayos kay tatay? Tatuloy ko po ang demanda. Ako po. Gusto ko po pati yung babae makulong. Sobra-sobra na po yung babae na yun. Yung po ay kinakausap ko. Sabi po niya, hindi na daw po niya kayang iwasan ang asawa ko sa mahal na mahal niya. Sabi ko, alam mo, Maribig, yung pamilya ko sinira mo. Tawag ka sa tinigal kung pwede ba yung babae kasama sa kaso. Ariel. Ano po? Pag nakulong ka, hindi kayo magkasama sa akala mo. Magkasama kayo sa selda ni Maribig. Hindi. Magkahiwalay kayo. Sa munting lupa ka. Okay. Garrett. Yes, sir. One more time. Ang tanong para kay nanay, eh, pati yung babae daw, pwedeng kasuhan si Maribig? Definitely, sir. Visa all cases of concubinage, hindi lang yung nangkabit, pati po yung kabit is nakasuhan. So, dalawa? Ah, okay. So, may sasama. Salamat, Tony Garrett. Okay. Mariel, yung anak. Hello po. Yan, clear. Meron kami sa tatay mo? Anong gusto mong mangyari sa tatay mo? Pag-ayusin na natin sila o tuloy kaso? Per kaso na lang. Pati paulit-ulit na po niyang niloko ang nanay ko. Simula bata pa po ako, saksi po ako sa panlulokong ginawa niya sa nanay ko. May mga time pa nga po na nasasaktan ako tuwing sasabihan ko siya. Ano, nananakit sa'yo pag pinagsasabihan mo siya? So, sorry. Ay, nako. Nako, nako, nako. Maraming pagkakataon na rin po ang binigay namin sa kanya para magbago siya, pero lagi pa rin siyang nandoon. Mababae niya. Opo. Hindi lang naman po ang nanay kong nahihirapan. Pati po ako at ako po'y panganay sa magkakapatid. Nahihirapan na po ako. Hindi ko po kayang makita yung nanay ko na minsan tulala na lamang siya. Okay, so kung ikaw ang tatanungin, Mariel, sampu ng iyong mga kapatid, lahat ba kayo pabor na kasuhan na lang tatay nyo or pag-ayusin na lang yung para mabuo lang pamilya? Anong pipiliin mo? Gusto pong mangyari din ng mga kapatid ko makulong eh. Yun din po ang desisyon nila. Okay, sandali lang. Pero in the end, ang magdidesisyon si nanay. Nanay Maribel. Yes po. Okay, ayon sa inyong mga anak, desisyon na raw talaga nila na kung pwede kasuhan. Pero in the end, ikaw pa rin dahil ikaw ang agreed party rito, directly. Kakasuhan o patawarin at pag-usapin ko lang kayo sa barangay? Yan po sir, kahit po kami pag-usapin mo, yan po'y matigas ang ulo. Lagi naman po, lagi ko naman po yung kinakausap. Sabi ko, magbago ka na. Ang sasabihin niya, a-abroad na yung babae, aalis na. Pag umalis pa na, saka ka lang babalik sa akin. Sabi kong ganyan po. Lagi sabi niya, aalis na. Hindi naman po naalis. Tapos lagi nga po. Ang tutulong po ng Sir Rafe, siya po ang ibinabahay ng kabit niya. Oh! Siya ang binabahay, so ibig sabihin may pera itong babae? Wala po, yung pinag-abroad lamang. Kaya dapat nga po yan, di na makapag-abroad. Sobra na po ang pinuluko niyan. OFW? Ako po nakiusap dyan kay Maribig. Sabi ko, ang asawa ko ay iyong hiwalayan at kawawa naman yung mga anak ko kahit malalaki na po ba. Eh, nag-iisip din po yung mga bata, dadating po sa akin, Mama, nasaan si Papa? Tapos ay nadudun sa babae niya. Si Papa hindi na nagsawa sa babae niya, tandang-tanda na may ako na. Mga binatot dalaga na kami, ganyan pa ang ginagawa. Kilala niyo ho ba si Maribig? Ano to, kapitbahay niyo? Kaibigan niyo? Kapit lang po, malapit lang po din sa amin, babalaan po. Paano kakilala si tate at saka si Maribig? Ay, doon po sa pag-iinuman nila. Madalas mag-inuman silang dalawa. Sabihin ko nga po nung asawa ko, wala naman kaming ginagawang masama. Ay, bakit nga humantong sa ganyan? Ay, siyempre, paglasing na, anything goes. Di ba? Yung naman po babae talagang uwanay, malambi. Okay. Sige po. Nay, si tatay ayaw na magsalita. Sige po, kung yan po talaga ang desisyon ninyo at ng inyong mga anak, na magkaso kay tatay, then so be it. Tutulungan namin kayo makapagsampan ng kaso laban kay tatay at laban doon kay Maribig. Okay, Nay? Opo. Huwag niyo po ibaba ang telepono. Kakausapin po kayo ng isang reporter namin, Nay, ha? At Mariel, salamat po sa inyong dalawa. At tatay, wala na. Tumakbo naman ulit si tatay. This time, hindi na chinilas na iwan. Yung salawal daw na iwan sa pagtakbo. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Ano mang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapatid.